Oh, Manila Bulletin na ang Senado ay numpisa na po ang inquiry on COVID-19 vaccination plan. Pakiusap ng pamahalaan ha kapag naaproba na ng FDA ang mga bakunang nag-apply ngayon. Halimbawa itong Sinovac, AstraZeneca at ilan pa. Eh magtiwala lang tayo sa ating pamahalaan na tayo magpabakuna. Napaka-importante po niyan. O, kalimutan na natin yung Dengvaxia, ibang usapin yun. Kung yan ay naaprubahan na ng FDA at ikaw ay kinakailangan bakunahan, wala ka namang mga iniindang sakit, wala ka naman sigurong mga karamdaman, pwede kang magpabakuna. Kasi marami pa siguro yung tila ba vaccine hesitant. At saka yung isa nga lumalabas, may mga nagsasabi daw, ang iba brand conscious daw ata. Parang mamimili, parang medyo leaning sila towards Pfizer vaccine. Yung iba naman ang preferred ay AstraZeneca on some survey. So, tingnan natin kung paano yung magiging implementation na baka naman yung ibang tao, naku, ay mas prefer ko itong Pfizer vaccine versus Sinovac. So, sana naman ay maging maayos yung implementation na yung efficacy baka maging, kumari, 70%, 90%. Yung iba, gusto pa bakuna sa kanila. Yung 90% ang efficacy. So, tingnan natin kung anong magiging take mo dyan. Hindi rin natin masisisi yung mga tao kasi siguro nagdidepende rin sila dun sa mismong pangalan ng company na talagang kilala na sa paggawa ng mga vaccines. No? Katulad ng Pfizer, Moderna, yan. Yung mga kilalang gumagawa talaga ng mga vaccines na tsaka mga gamot na hindi nila itataya yung pangalan nila para gumawa ng hindi effective na mga vaccines. Yeah, that's why Tito Alge, we must put emphasis dun yan sa public information at sana kahit priority po ang urban areas ay huwag maiwan ng mga disadvantaged communities natin. No? Sana sa pagdating ng bakuna, walang may iwan. And I'm sure naman, nasisiguraduhin niya ng ating pamahalaan. Yeah. And that's right, no, Gab, Aljo, Dayan, Prof. Ed, marami rin yata nag-a-apply sa Pilipinas ngayon para nga sa bakuna. No? Katulad ng ngalan nung recently, itong Gamaleya, itong sa Russia. And sana rin, huwag sanang makalimutan yung mga frontliners, yung mga senior citizen, yung mga vulnerable sector na unahin nga na maturukan. Ayan, ha? So dumaan dapat sa tamang proseso ang bakuna, ha? Hindi po kung sino-sino lang magpapabakuna at in worst, ikaw mismo ang magtuturok ng bakuna sa sarili mo. Makinig po tayo sa mga eksperto.